upang maging matagumpay ang ating advokasya. Mamaya magbibigay ako sa inyo ng calling card maliban sa flyers. Magbibigay ako ng calling card sa inyo with the intention na 24 oras araw o gabi pwede kang tumawag kay Colonel Busita kapag may problema ka sa kalsada. Gentlemen and ladies, hindi ako si Superman, pero hanggat kaya ko, talagang gigising ako para ipagtanggol ka sa mga abusado. At ginagawa ko yan, mga kapatid. Tatanong ninyo sa iba, paano yan nagagawa ni Colonel Busita? Parang kayabangan yung ginagawa niya. Gentlemen and ladies, sabi nga, gawin mo ang kaya mo, yung hindi mo kaya, si Lord ang bahala. Pag nag-ring ang cellphone, sagot ang eraro, balita. Sir, ganito, ganito, inaabuso. Usually naman, abuso eh. Pag na-actionan ko, tulog. Mamaya, kwing. Eraro, balita. Na-actionan ko po yan. Paano ko nagagawa? Siyempre, sa kabutihan ng Panginoon, hindi naman tayo Superman eh. No? So mga kapatid, kaya kailangan magpakilala ko paano kung nagbibigay nga ako sa inyo ng calling card, paano kung hindi niyo ako kilala? Halimbawa, si kapatid ay tricycle driver, alas 12 ng gabi, inaabuso. Paano siya tatawag kay Colonel Busita kung hindi niyo ako kilala na talaga ako'y lumaki sa bahay kubo, galing sa maliit at mahirap na pamilya? So kung hindi kayo tatawag sa akin at may problema sa kalsada, sayang ang pagpapakahirap ko dito, mga kapatid. Kaya po, nagpakilala ko sa inyo para hindi kayo mahihiya sa akin. Kung kayo ay tatawag anumang oras ng araw o gabi. Isa lang ang pakiusap ko sa inyo. Huwag mong gagayahin yung iba. Alas 12 ng gabi, tatawag. Kring. Bro, good morning. Sir, pasensya na po. Testing lang. Yun ang patunay na may bobo sa rider. May tumawag sa akin, madaling araw. Lasing. Pagsagot ka, bro. Balita, anong problema? Sir, birthday ko eh. Naku, lasing. Gentlemen and ladies, laki ako sa mahirap na pamilya. Alam ko agad ang gusto nung rider. Sumakay na lang ako. Oh bro, happy birthday! Ba't di mo ko inimbita? Ako sir, pasensya na sir. O sige, sa susunod na birthday mo ha, imbitahan mo ako. Sige sir, salamat po. Para ma-check ko kung totoo yung iniisip ko, hindi ko inok. Sabi ko, o sige bro, happy birthday na lang ha. Opo sir, salamat. Hindi ko inaw. Sabi ko sa inyo, kahit anong oras, sasagot yan. Nagyayabang lang. So please, pag magyayabang ka sa barkada, text ka sa akin para mas maganda. Okay? Pero may bayad yun, di-deposit mo sa account ko. Impresyo yun. So gentlemen and ladies, yung po ang dahilan, bakit ako'y nagpakilala sa inyo? Una, para maunawaan ninyo na sincero ang ARSAP na itaguyod ng kaligtasan nyo. Kaligtasan sa diskasya sa pagmumotorsiklo at kaligtasan sa ilang mga tiwali na tagapagpatupad ng batas trapiko. Gentlemen and ladies, as part of my introduction, ako po ay military, dati akong military. Galing po ako sa Philippine Constabulary. Ang Philippine Constabulary is one of the branches of armed forces of the Philippines. Na-dissolve yun. Dati po akong PC. Nung ma-dissolve ang PC, I joined the Philippine National Police. May iba-iba akong assignment, pero ang the best assignment na napunta ako is Highway Patrol Group. Bakit? Noong ako po ay na-assign sa Highway Patrol Group, doon ko nalaman, libu-libong Pilipino pala ang namamatay sa pangkumotorsiklo bawat taon. Doon ko nalaman, hindi pala nabibigyan ng atensyon ang safety ng riders. Doon ko nalaman,
ay naaabuso sa hanay ng mga riders at mga drivers. Doon ko nalaman ano ang dapat gawin para may taguyod ang kaligtasan ng mga riders at ng mga drivers. So, ibig sabihin po, ang pagtayo ko sa inyong harapan ay hindi nabuo sa simple lamang. Kung hindi ako na talaga sa Highway Patrol Group, malamang sa malamang, hindi ko kayang maglakas ng loob na humarap sa inyong harapan ngayon. Mga kapatid, ang isang gusto kong ipaunawa sa inyo, may mga sinasabi na pag nadinig mo at nabasa mo, tama. Pero pag tinanong mo ako, huwag kang maniniwala sa kanila. Isang halimbawa noon, sabi ng iba, kapag hinanapan, kapag sinita ka ng police o ng traffic enforcer, hanapan mo lang mission order. Kapag nadinig mo, tama. Kapag nabasa mo, tama. Pag tinanong mo si Colonel Busitang, bali. Huwag kang maniniwala sa kanila. Ikapapahamak mo yan. Kung papaano, mamaya, ipapaliwanag ko po sa inyo.